Pero ako, hindi ako malupit na tao. Pero ang sa akin, hindi madadala ang mga karamihan ng mga gumagawa ng ganyang kasamaan. Bago pa chinilas guys, oh. Sana po ay makamit ni Diane ang hostisya. Nakakapangilabot, nakakagigil. Mayroong Starbucks? Pwede naman natin eh. Hindi naman natin at may laman yung Starbucks. Starbucks sa isang nicho, nakadadalaw lang, naabutan natin. Starbucks nga, tignan nga natin. Hindi naman po kailangan dumalo sa cemetery ko. Ako lang po rito mag-isa, may narinig po kong tumatawag na. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga cemeteryo. Hi Kamaster! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito na naman ang nag-iisang Master Gala or Master Gala na madalas po sa mga sementeryo at sa mga nakakatakot na lugar. So mapapansin po ninyo, nakikita nyo nasa likod ko, kadarating ko lang yan. At napaka-creepy po banda rito. Pero nandito tayo sa isang sementeryo dito sa Malolos dahil pupuntahan natin kung saan inilibing ang isang babae na ikinalulungkot nating, kumbaga kinalulungkot ko pong ikwento sa inyo na hindi pa rin po totaling nakakamit yung hostisya hanggang ngayon. Siya po yung si... Ilang araw na umanong nawawala, sigaw ng kanyang mga kaanak, hostisya para sa kanyang pagkamatay. Ang 24 anyos na industrial engineer na si Princess Diane Dayor. Si Diane, oo mga kamaster. Nabalita na rin po to sa TV. Siya po ay walang awang Pinas lang at saka sa isang liblib na lugar na baka try natin puntahan din mamaya. Unang napaulat na nawawalang biktima si Princess Diane Dayor bago natuklasan ang bangkay sa creek sa Barangay Tabang. So disclaimer po, ito po ay parang pagbababala. Para pong magsisilbing babala sa atin na mag-ingat, lalo na po sa mga kababaihan na sa tuwing aalis kayo or kahit dadalaw kayo sa sementeryo o kahit mag-isa kayo, ay mag-iingat po kayo dahil marami pong mga masasamang loob na hindi natin nakikita. Minsan, kahit minsan guwapo, minsan may itsura, pero hindi natin masasabi kung mapagkakatiwalaan mga kamas. Minsan nga, marami pang pangit dyan eh. Yung mga mababait, char. Parang ako. Bago ka lang po sa YouTube channel na ito, ay mapapansin mo puro mga sementeryo, mga nakakatakot na lugar, yung madalas nating puntahan. Marami pong salamat sa ating 265,000 na subscribers, solid subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sa susunod po ay mag-iisa-isa na tayo ng shoutout. Pasensya na kayo dahil talagang ako lang po kasi DIY vlog o do it yourself. Ako po lahat, ako nag-e-edit. Kaya wala na po kong panahon na mag-isa-isa minsan ng mga nakukuha nating yung mga nagko-comment na subscribers yung palagi. Alam niyo naman po sa sarili niyo, maraming salamat po. Lalo na din po sa ating mga OFW na kamaster, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta. So huwag na natin patagalin. Bali, dalawang sementeryo pupuntahan natin sa vlog na ito. Sana po samahan niyo ang buong video ito mga kamaster. At huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe dyan sa ibaba. At i-click yung bell at may lalabas po na all para lagi kang updated sa mga bago nating video. So tara, puntahan natin ang puntod ni Diane at baka sakaling mapuntahan din natin ang kanyang kung saan siya huling nakita. So, let's go! Ay, bongga. May nakita tayo ditong kadadalaw lang kamaster. Mayroong Starbucks? Oh no! Ano lang natin kung may laman yung Starbucks. Oh my gosh. So, ito yung nakita natin Starbucks sa isang nicho, nakadadalaw lang, naabutan natin kasi magsisix pa lang ng gabi. Subukan natin tingnan kung may laman talaga. Pero ibabalik din natin kamaster. Ay bongga, mainit-init pa guys. Ayan o. Ano bang favorite mong subject, char? Anong paborito mong inumin
or paborito mong ano sa Starbucks, kung nakatikim ka na ba sa Starbucks. Ako kasi mga ilang beses pa lang at naging hobby ko na rin siya tuwing sumasahod ako. Kasi actually, today is my sahod, mga kamaster. Kaya, mag-i-Starbucks tayo. Pero umuyin nga natin, tignan natin kung talaga Starbucks yung laman. Ay! Oh no! Sana umalis na yung ano, nakakit yung... Tignan mo, bongga oh! Starbucks nga, tignan nga natin. Ang sarap. Paano masabi? Tinatanong ko. Starbucks baka naman na. Ibabalik ko din po ito. Ang sarap. Balik natin to sa nicho, baka magalit yung may-ari. Oh no. Tinikman ko lang po. Ibabalik ko din po ito. Isipin nyo, nang-iisipin nyo ako, Master. Talagang ako, favorite ko talaga Starbucks. Kaya hindi ko po na napatawad to. Tinigman ko lang naman po. Ibabalik din natin. Ibabalik na natin. Yan po. Binalik na po natin. A few moments later. So, papunta na tayo dun sa cemetery, mga ka-Master. Pero, sinubukan ko first time mag-drive-thru ng Starbucks coffee. Para maiba naman, hindi puro 7-Eleven yung lagi kinakape natin. Masubukan naman yung Starbucks sa cementerio habang nag-vlog tayo. Tignan mo naman yung mga kasabayan natin, mga naka-4 wheels, mga kamaster. Ayan. Diba? Bongga. Ikaw ba drive-thru, ano? Free, may free kayo? Pag drive-thru, first time, may free ang Starbucks. Hindi, kahit anong free po. Hindi, kahit anong free po. Agad po. Joke lang po yun ah. Thank you. Thank you. So, ang cemetery pa lang ito, mga ka-master, ay may mga nagro-robing daw na mga tanod at para, syempre para safe. Oo. Kasi yung ibang kabataan nga nahuhuli daw dito, may ginagawang kalukuhan. Ayan o, bago pa yung chinelas guys o. Mukhang ano pa siya, yung leather. Ulitin ko, masamang magdala ng mga bagay galing sa sementeryo dahil nga may katumbas doon kamalasan yun. Kung napanood nyo po yung mga vlog natin noon, na talagang masamang kumuha ng mga bagay na makikita mo na sa sementeryo at kukunin mo. Kahit anong bagay na, kahit hindi sa sementeryo, pag hindi iyo, huwag mong papakilaman. Tingnan nyo to, oh. Grabe, no? Ginubat na. Hindi natin kailangan i-blame yung mga napapabayaang nicho kasi malay mo, in different situations, spell, sure, ay hindi natin masal... Ay, ang laki pala nito, oh. Hanggang dun pa. Ayoko na dun, guys. In different situations, ay hindi natin masasabi na talagang depende kung nadadalo silang palagi. Kasi, huwag natin sisihin yung iba na hindi nadadalo ang kanilang pamahal sa buhay. Dahil, may kanya-kanya po kasing dahilan ka, Master. Siyempre, yung iba busy, yung iba nakapag-ibang bansa, yung iba lumipat. Payo ko lang din, hindi naman po kailangan dumalo sa cemetery palagi. Okay. Ako lang po rito mag-isa. May narinig po kong tumatawa, guys. Kaya no. So, narinig nyo guys, may tumawa. Babae. Samantalang ako lang naman mag-isa. Wala kayong makikitang kasama ko dito. May tumawa talaga. So, puntahan na natin yung isang sementeryo. Ayoko na rito magtagal mag-isa. So, ito yung ating motor na si Master Red. Yan. Hi, Master Red. Ang ating katas ng YouTube, mga ka-master.
So, Kamaster, mapapansin ninyo itong paligid ko na walang masyadong dumada ang tao. So, nung time daw na yun, umaga yata na naglalakad si Dayan, papasok sa kanila, papasok ng ano, papuntang Pulilan, kasi dun siya mag-aabang ng mga jeep papuntang Pulilan, oo, dun sa Giginto. So, papakita ko lang sa inyo yung kanyang eksaktong kinilalagyan. Yung hindi ko na po masyadong mai-elaborate yung pinaka point at hindi na po natin kailangan gawin yun. Kumbaga, papakita ko lang sa inyo bilang babala rin na pag-iingat din po sa mga kababaihan. So, ito ka master, malapit na tayo. Biruin mo ka master, oh. Naglalakad siya, lalakarin niya yung ganitong kasukal na daanan. At pagpapasok siya ng trabaho. Napakadelikado talaga ka master. So, ito na ka master. Nandito na tayo kung saan saktong nakitang wala ng buhay itong si itong si Dayan. Kilalang mabait sa pamilya itong si Dayan. Pero hindi natin inaasahan na sa kabila ng kanyang kabaitan ay nangyari ang karumaldumal na bagay na hindi inaasahan. Oh, kinalulungkot ko po. Ako po ay humingi rin ng panalangin na talagang matapos na or maiano na yung kaso sa hustisya at makikita nyo may bakas pa dyan, no, mga master. Hindi ko na po sasabihin yung exactong location po nitong lugar, pero ito po ang itinurong sa akin ng mga napagtanungan natin na talagang dito siya nakitang wala ng malay. Pabor ako na ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Marami pang pwedeng mangyaring ganito, eh. Alam mo yun? Marami pang pwedeng mangyaring masama. Marami pang mga babae or mga kahit let's say lalaki din na mapapasama. Oo, kumbaga hangga't hindi na ibabalik yung death penalty rito sa Pilipinas. So makikita, maririnig niyo may mga dumadaang ano, ayan oh. Dumadaang mga motor kasi malapit lang dito mismo sa pinagtapunan. Kaya ako po talagang 100% ka master. Sabihin na nilang gusto niyo sabihin o sabihin ano niyo na yung gusto niyo iano sa akin. Pero ako, hindi ako malupit na tao. Pero ang sa akin lang ay hindi madadala ang mga karamihan ng mga gumagawa ng ganyang kasamaan, eh, hangga't hindi po na ibabalik yung death penalty. Oo, napaka ano po talaga, parang malaking bagay din po yun. Kasi kung di nyo po alam, nakalagay din po sa Bible yun dati, batas din po ng panahon pa ng nila Moises. Oo, na pag nakita, kunyari nakita sa akto na pumatay siya, walang awa din siyang papatayin, babatuhin din ng bato hanggang sa mamatay. Nakalagay po yun sa Bible, sa Old Testament. Oo. So, binabatas na po talaga ang kamatayan sa mga tao. So, ang problema lang natin, minsan, hindi tama ang hustisya. Sana ako, panalangin ko, maging tama naman po sana yung hustisya para po sa nangyari dito kay Dayan. Oo. Ako po, nalulungkot po sa nangyari. Pero pabor po talaga ako sa bitay, mga kamaster. Pasensya na kayo, ha? Kasi kanya-kanya naman tayo ng kanya-kanya naman po tayo ng dahilan or ng kumbaga ng kanya-kanya tayo ng paniniwala, kanya-kanya tayo ng prinsipyo sa buhay kung ano yung gusto natin. Pero ako, pabor po talaga dahil para sa akin po, hindi na po, parang hindi na rin po maulit, eh, yung mga ganitong, actually kahit maulit man siya, mababawasan naman po ka master. Kaya talagang ako, sana makakamit ni Dayan ng hustisya. Nahuli na po yung suspect. Ang problema, hindi lang po siya talaga umaamin. Meron kasing ibang suspect na nahuli, inaamin nila talaga. Pero itong sa kaso ni Dayan, bandang huli yata, kung di ako nagkakamali, umaamin na rin yung Darwin De Jesus. Ay sa Bulacan Provincial Police, inarrest ng suspect sa bahay ng kanyang ina sa barangay Tabang kahapon. Yung suspect. Pero hindi dahil umamin siya, ibababa ang kanyang sentensya. Pero panalangin natin na makamit ni Dayan ang 100% na hustis. Talagang ano, mga kamaster, eh, siguro mula noon talagang pinagplanuhan. Talagang lagi siyang inaantay, inaabangan na dumaan dito. Kaya
talagang pinagplanuhan yung kanyang ano eh, yung krimen na nangyari, mga kamaster eh. Tapos hindi nalalayo, meron ditong parang punso oh, nuno sa parang ano nang nuno. Hindi ako nagkakamali. Bilang paggalang din po, mag-comment po sana tayo ng hashtag RIP Dayan, hashtag Justice for Dayan. Hindi sa napagtanongan ng ating kamaster, susubukan pa natin makapasok kasi isa po siyang private na sementeryo na kumbaga parang kasi medyo malayo daw kabilaan yung way kaya hindi maisasakto si Dayan na mailibing kumbaga dito kahit medyo malapit dito. Saan man naroon si Dayan ay umaasa tayong makakamit na niya ang hustisya sa lalong madaling panahon at mahatulan na ang may sala sa kanya. Dito sa himlayang ito na libing si Dayan, hindi na natin ipinakita ang kanyang eksaktong kinaroroonan dahil na rin sa privacy ng kanyang pamilya. Hinihiling ko na sana ay huwag nang maulit ang mga ganitong pangyayari sa Bulacan, lalo na sa mga kababaihan ng biktima ng ganitong karahasan. Dalawang hustisya ang naghihintay para kay Dayan, ang hustisya dito sa lupa at ganun din ang hustisya sa langit. No, i-like mo pong video ito, i-share mo po at huwag mo pong kakalimutan na mag-subscribe mga kamaster para po sa mga bago nating video. Medyo na naririmarim ako sa nararamdaman ko dito, medyo kinikilabutan ako dito dahil andito yung parang dito no, sa lupang ito, dito na wala yung hustisya eh. Alam mo yun? Parang wala kang awa. Wala kang awa sa ginawa mo. So, maraming salamat sa panonood at God bless you all at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit saan mo kayo magpunta, mag-iingat po tayo mga kamaster sa ating pong mga lugar na pinupuntahan, lalo na po sa mga liblib na lugar. Thank you for watching. Over here, walking around somewhere. Where's your family here? Wala siya sa sarili mga kamaster. I will show you the Rappi tool po. You need help. You need help.